Hi guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger si Fred Catrolia. So, parang continuation lang to nung video ko last time regarding sa car namin. Usually kasi ang tanong is paano kami nagkaroon ng car agad in less than a month, kasi pang third week pa lang namin dito. So, ganito yung process na ginawa namin. Philippines pa lang kasi, nag-open na ako ng account sa Advantial. Hindi ko lang maalala kung ano yung binigay ko kasi parang ginawa na siya ng agency namin. Tama ba? Parang ganyan. Tapos may pinasagutan sa amin na paperworks, parang something, parang pag-open ng account, ganyan. Then after parang 1 week or 2 weeks sa tayo, nag-reply ang Advantial, binigyan na kami ng account number, ganyan. So, sa Philippines pa lang yun, guys. Parang ginawa namin yun 3 weeks before kami lumipad na pa US. And then, nung nandito na kami sa US, nung pagkadating namin, di ba sinundo kami nung agency, meron na dun sa hotel room, di ba nag-hotel kami ng 2 days, sa hotel room nandun na yung ATM ko, parang savings account yon, tsaka checking account. Tapos dito pala guys, yung savings account, as in pang savings mo lang, parang in-explain sa amin yon nung taga-Advantial, parang 6 times mo lang ba siyang pwedeng gamitin, like mag-withdraw, ganyan, na in a month, parang ganyan. Tapos ang gamit talaga dito is checking account, doon kayong mag kung gusto mong bumili, kunyari bibili ka sa Walmart o sa Amazon, pwede mo siyang gamitin. Then nung 'di ba pagkadating namin, so inactivate ko na yung savings account, yung ATM na binigay. After noon, nakipag-communicate ako sa Advantial. Then, nanghingi naman ako or nag-request ako ng credit card. Ang binigay sa akin na credit card is parang may limit siya na $5,000. Hindi ko alam kung paano ako binigyan ng ganun kalaking limit. Parang nanghingi lang sila ng certificate of employment. Then ayun, binigyan ako ng 5,000 worth na credit limit. After noon, sila din nag-offer na okay na ako for the car loan. So sa car loan naman, ang ginawa ko, So binigyan ako ng $40,000 na limit, na parang $40,000 yun. $40,000 para sa car loan. Then, ang ginawa namin, the first week, busy-busy kami. Second week, nag-start ng orientation namin, diba? So, medyo parang hindi pa rin kami nakabuelo. Then, nung last week, nung Wednesday, yun na nga, nasikaso na namin, nagtanong-tanong na kami kung paano mag- avail ng car or paano mag-purchase ng car dito. So, ang una namin ginawa is tumawag kami sa Toyota, since yun nga, Toyota talaga ang gusto namin. So, during that time, nagre-research na rin kung anong kukunin namin na pasok dun sa 40K na ibinigay na pre-approval ng Advantial. So, nag-search kami kung magkano yung pasok dun sa 40,000 na yun. Then, di ba, then yung kailangan dito sa state na to, dito sa North Carolina, kapag kumuha ka, SSN, which is, yun nga, nakabigay lang, na-receive namin nung pang second week Friday, na-receive namin yung SSN. Then, state ID na kinuha rin namin nung Wednesday. Tapos, yung list ng apartment, kasi kailangan nila ng address na nandito ka sa North Carolina. Then, yun, passport. Yun na naman mga na-request sa amin. Tsaka yung driver's license pala.
Yung sa driver's license, sa case namin, yung asawa ko lang kasi nagda-drive at hindi naman talaga ako nagda-drive sa Philippines. Hindi ako marunong mag-drive. So, yung sa asawa ko, okay lang yon. Hindi rin siya international driver's license eh. Philippine driver's license lang siya. Then, ang ginawa namin, di ba pumunta na, kami, kumuha na kami ng mga requirements na yon. Parang yung pinaka-requirements lang naman talaga na gagawin is yung sa state ID nga na, di ba, may vlog ako na sobrang stress kami doon. Then, nung pumunta na kami sa Advancial, ay sa Advancial, sa Toyota, pinakita namin yung pre-approval. And then, so approved na kami ng 40,000. Yun yung pinakita namin dun sa agent ng Toyota. Tapos, ginawa na kami ng sales invoice, ganyan. Yung pinili namin car, di ba nga RAV4 XLE na hybrid. So, pinapunta kami dun sa showroom. Tapos, kung anong color lang yung available during that time. So, nakapili naman kami. Yun nga yung parang blue something something. Tapos, nung pre-approved na, nung pinakita namin yun, ginawan kami ng sales invoice, tsaka ng purchase order, ganyan. Yun yung hinanap sa amin ng Advancial. Kaya lang, nung kasi during ano, kapag kumuha rin kayo pala ng sasakyan dito, need nyo rin ng insurance. So, nung pumunta kami ng Wednesday dun sa Toyota, tumawag agad kami sa Geico. O, basta, nakakwento ko yun, di ba, sa Geico. Then, nakipag-usap dun yung asawa ko, nakakuha kami ng car insurance din during that time, na good for 6 months. Yung car insurance pala namin, asawa ko kasi yung kausap niya. So, ang car insurance namin is nasa $270 per month. Per month, medyo mahal siya. Mahal talaga siya. Kasi bago pala, wala talaga kaming credit score. Kasi, a third week pa lang namin. And then, wala pa rin driver's license yung asawa ko na driver's license dito sa US. Ang gamit niya lang is driver's license sa Philippines. So, siguro isa yun sa mga factor kung bakit ganun kalaki yung insurance. Then, ang nire-request pala nung Toyota sa amin, dapat yung pangalan nung approval is dapat pareho sa name namin, dalawa ng asawa ko. Kasi yung unang pre-approval is nasa name ko lang. So, dapat nandun yung name ng asawa ko. So, pumayag naman sila, in-edit nila yung pre-approval, nandun na yung name ng asawa ko. So, ayun, yun yung process na namin. So, medyo it takes time din. Dapat, pwede mo siyang makuha, actually, pwede mo siyang makuha ng in a day yung sasakyan dito, unlike sa Philippines sa sobrang may mga kung ano-anong ganap pa, dito kaya mo siyang makuha kapag kompleto yung requirements mo. So yun lang talaga, pre-approval lang from Advance, ay approval lang from Advance, kasi after ma-edit yung pre-approval na nandun na yung name ng asawa ko, parang may pinapirmahan pa sa amin, ganyan, parang mga ano pa, mga papers pa. Ayun pala, naligo lang ako kasi, 'di ba, yung previous video ko, galing pa kami kanina sa pagkuha ng car, tapos pumunta ng kung saan-saan. So, ayun na nga, continuation ng kwento ko. So, may nagtanong din kasi kung nag-down payment ba kami. Wala kaming down payment kasi yung pre-approved na sa amin is 40K. So, ang ginawa namin, nag-search lang kami ng car na pasok sa 40K para wala na kaming ilalabas na pera kasi wala na rin kaming extra. So, yung binili kasi namin, yung hybrid, hindi talaga siya 40K. Parang nasa 30-something siya. Plus, yung may mga, kasi meron pa mga additional, yung mga paperwork, something-something na hindi ko naman maintindihan. So, yun talaga, inano namin, talagang sinabi namin dun sa agent na hanggang 40K lang kami. So, ayun, inano naman niya, pinasok naman niya talaga sa 40K yung, yung car. Then, yung APR ng Advancial ngayong July 2024 is 6.99%. Ayun, then, ang maganda lang kasi sa Advancial, may choice kayo pumili kung ano yung gusto nyong car.
pagdating dito. Then, ingat, may pre-approval sila kung magkano yung pre-approve sa inyo. Kayo yung maghahanap ng car na pasok dun. Depende sa inyo kung gusto nyo maglumagpas dun sa pre-approve, tapos magda-down na lang kayo, ganyan. So, yun yung maganda sa Advantial. Ayun pala, may nagtanong din kasi sa isa sa mga kasabayan ko regarding credit score. So, wala pa kaming credit score. Kasi pang third week pa lang namin. Hindi ko lang alam. I-update ko na lang kayo kapag... Kasi yung kinuha namin sa insurance is 6 months nga lang. So, i-update ko kayo pag siguro naman within that 6 months, medyo mataas na rin yung credit score namin. Kasi lahat nung credit na... Lahat ng ginagawa namin kasi ngayon, kapag nag-grocery kami, ganyan, lahat ng purchases namin is pinapasok ko sa credit card na binigay ng Advantial. Yun talaga ginagamit ko. And then, binabayaran na lang namin agad para hindi siya maubos ba? Diba, 5,000 nga yung credit limit. Tapos, ano pa ba? So, ayun, i-update ko kayo kapag naka 6 months na kami kung magkano na lang yung insurance na babayaran namin. Tapos, plan din kasi namin na i-refinance yung sasakyan kasi medyo mahal siya. Hindi ko lang alam dahil ba sa APR ng Advantial or dahil wala kaming credit score. So, for for refinance, pag okay-okay na siguro kami, pag nakasettle na talaga kami kasi as of now, hindi pa naman ako sumisweldo. So, ayun. Ayun lang muna, guys. Yun, baka may additional questions pa kayo or sa mga nagplaplano ding magbumili ng car na wala pang isang buwan. Ayun. Kasi yun nga, nabanggit ko, diba, sa mga vlogs ko na kapag family talaga, as in, hindi lang sa family, necessity talaga dito sa US yung car. As in, highway talaga siya, hindi siya katulad ng Philippines. Or hindi ko alam, siguro sa ibang state is okay. Dito naman, may mga bus naman, kaya lang kasi siya, may time kung kailan dadaan, ganyan. Hindi ko pa naman na-try yun. Kaya lang, tsaka ayoko rin i-try. So, tapos kapag nag-Lyft or nag-Uber, depende pa sa oras kung kailan ka mag-book. Kasi, yun nga, diba, nabanggit ko last time, sobrang mahal, $25, one way lang. Tapos, ano pa ba? Ayun, kaya nag-decide na talaga kami na kumuha ng car kahit wala pa kaming 1 month dito sa US. So, ayun lang guys. Thank you for watching this vlog. Bye!